sa't di mailalang. Tanay, inakuni at hinirang, kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, asisayos tayo ngayon ng September at ngayon ay gunitain natin sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir ng mga lumang simbahan. Sama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities at ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa kay Timoteo na namatay ang ating Panginoong Hesus upang kanyang iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Siya ay nagtuturo sa atin ngayon sa ating Ebanghelyo San Lucas na makilala ang isang tao sa mga bunga gaya ng kahoy ay makikilala ayon sa mga bunga na kanyang tinataglay. Kuminsan sa buhay natin, hindi tayo namumunga ng bunga na inaasahan bilang isang Kristiyano. Dahil sa ating karupukan, kahinaan at kasalanan, tayo'y napawalay sa ating Panginoon Diyos. Kaya, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin. Kami ay gawin mong matibay sa panampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Jesucristo kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman
ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng buon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga nang mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humuhukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita
at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Kahit na may init ang panahon, kahit na umaalingasaw paminsan, ngunit ang ating pagmamahal ay hindi natitinag. Ang ating pagmamahal sa Diyos at ng ating Panginoong Nazareno ay hindi natitinag sa kung anumang mga kadahilanan. Sapagkat ang ating pag-ibig, sapagkat ang ating pananalig sa Kanya, sapagkat ang pag-asa na siyang nagudyok sa atin upang tayo pumarito at nakikiisa upang mabigyang pagpugay at pagpupuri at tayo ay manalangin o magpasalamat sa Panginoon ay nagmula sa pinakaibuturan, pinakailalim ng ating sarili. Yon ang tinatawag nating pundasyon na kung saan ba tayo nagkaroon ng katatagan ng ating sarili. Bawat isa sa atin, bawat tao ay makikilala kung ano ang nasa loob ng ating mga puso, kung ano ang nasa kaibuturan ng ating sarili. Sapagkat ito ang magsasabi, tayo ba ay nagmamahal sa Diyos? Tayo ba ay tunay na Kristiyano? Depende sa kung ano ang nasa ating loob. Kasi kung minsan, mayroon tayong masasabi na yung paggawa niya ay pakitang tao lang, mapang-ibabaw. O dili kaya, iba ang kanyang sinasabi, iba naman ang kanyang ginagawa. Kaya mahalaga po ang pundasyon. Paano ba natin makikilala, paano ba natin malaman kung tayo ba ay nasa tamang pundasyon? Una sa lahat, ang pundasyon ng isang tao ay tinatawag nating esensya ng kanyang pagkatao ay nasa puso niya. Kung ano ba ang nasa kanyang puso, yon ang magsasabi kung siya ba ay totoo o huwad. Kung siya ba ay piki o siya ay tunay. Kaya, sinasabi na sa ating unang pagbasa. Sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 1, talata 15 hanggang 17, na siya, nung una, sinasabi pa niya, siya ay makasalanan. Ngunit, kinahabagan siya ng Diyos upang siya ay maging instrumento ng pagpakilala kay Kristo sa mga hintil, sa iba na hindi pa nakakilala kay Kristo. Dahil kanya pong naranasan sa kanyang pagbabalik loob ang tunay na dahilan ng kanyang mga sakripisyo, ang tunay na nag-udyok sa kanya bakit siya'y nagpupunta sa iba't ibang lugar ay ang kanyang pagbabalik loob na mula sa nung siya'y nag-uusig, siya'y nagbalik loob at siya'y nanalig at siya'y nagmamahal ng Panginoong Hesus. At dahil doon, nagbabago siya. Kaya kanya nang ipinakilala ang tunay na Kristo Hesus na ito ay pumarito upang magligtas sa lahat sa kanilang mga kasalanan. At siya'y namatay para sa atin upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasyasya. Kaya ang Diyos ay may kakaiba ang mga pamamaraan.
ang dating tagausig na si San Pablo, naging instrumento na ng pagpalaganap ng mabuting balita o ng ebanghelyo. Ang dating mga tao noon na tinuturing na hindi maliligtas, gaya ng mga Hintel, mga Griego, mga iba't iba pang mga tao na hindi bahagi sa bayang hinira ng Diyos ng Israel dahil sa kanilang pananalig, naging instrumento na sa pagpapahayag na si Kristo ay para sa lahat. At dahil sa kanilang ginagawa, mayroon silang tinatawag na pundasyon. Kaya ang tunay na pundasyon ay nasa loob ng ating sarili, nasa loob ng ating mga puso, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Doon makikilala kung sino talaga tayo at kung ano ang ating pananampalataya para sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po makikita sa panglabas na anyo o panglabas na gawa ang ating paging tunay na Kristiyano. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 6, verse 43 hanggang 49, sinasabi ng ating Panginoon na tinatawag siya ng Panginoon, Panginoon. Pero gaano ba talaga katotoo ang kanilang pananalig? Sapagkat makikilala lang na sila'y tunay na nanalig sa ating Panginoong Hesus kapag ka ang kanilang pundasyon ay matatag, kapag ka ang kanilang puso ay tunay na nanalig sa Kanya at nagmahal sa Kanya, sapagkat doon po makikita sa katibuturan ng puso ng tao ang tunay na pundasyon ng kanyang pag-ibig sa Diyos, ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ng kanyang pananalig at pag-asa sa Diyos, ng kanyang mga ginagawa para sa Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, sinasabi niya na kung ano ang nasa dibdib o sa puso ay siya namang bukang bibig. Ibig sabihin, lalabas at lalabas ang katotohanan kung tayo ba ay nasa ating Panginoon at gumagawa, hindi lang nagsasabi o nagsasalita, namumuhay ayon sa sinasabi at tinuturo at nagiging Kristiyano. Sapagkat napakatatag ang pundasyon sa loob ng puso ng tao, sapagkat ayon pa ng ating Panginoon, para itong nagtayo ng bahay. Kapag ka nagtayo ka na ng bahay ng buhangin o sa lupa lang at walang pundasyon, sa pagdating ng baha, ito ay magkaroon ng lubusang pagkawasak sa bahay. Ang bahay, tinuturing po dito tayo. Pero kapag ka ang ating pundasyon, ang loob po sa ating o sa kaibuturan ng ating pagkatao at ng ating puso, naroon ang matibay na pagkikilala sa Diyos, sapagkat nagkaroon tayo ng tinatawag na paghubog. Una po sa lahat, paghubog. Paghubog kung paano tayo magkaroon ng napakalalim na ugnayan sa Diyos. Sapagkat kung sinasabi lang na tayo magbasa, magkaroon tayo ng debosyon, magbasa tayo ng ganitong mga aklat na banal at ganitong ating gawin, hindi nagkaroon tayo ng matibay na paghubog sa ating mga kaibuturan upang doon bumubukal ang tunay na sigla ng ating pananalig at pananampalataya, na doon lumalabas at nagpahayag ang ating pananalig sa Diyos. Hindi po automatic na sinasabi na tayo ay may debosyon, na tayo ay nagbasa ng Biblia, na tayo ay nagtuturo o dili kaya tayo ay nag-aaral na sa ganito o ganyan na teolohiya at mga iba pang mga doktrina, na tayo'y tapat na, na tayo'y totoo na tayo'y masabi na ang ating buhay ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Dito sa loob ng ating puso, dapat natin makikita at dapat natin makikilala ang Diyos, sapagkat ito yung
pinakapundasyon na siyang magpahayag kay Kristo ako at buong buhay ko ay para sa Kanya sapagkat iyon ang tunay na kapangyarihan na sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, makikilala po tayo sa ating mga bunga sa buhay. Versikulo 44, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi, Ido karpo ginus kitay. Sa bunga, makikilala ang kung anong klaseng kahoy. Sa bunga ng ating buhay bilang tao, sa ating ginagawa, at sa ating buhay kung paano tayo makikilala kung tayo ba ay Kristiyano. Kaya, tingnan na po natin ang ating sarili. Tayo ba ay Kristiyano sapagkat napapahayag sa ating mga salita, napapahayag sa ating mga kilos at gawa, napapahayag sa ating ugali, at higit sa lahat, napapahayag sa ating buong pagkatao na nagmula sa kaibuturan natin na tayo'y kay Kristo, na tayo'y nagmamahal sa Diyos, at na tayo'y nagmamahal sa ating kapwa at nagmamahal sa sarili sapagkat doon bumubukal sa loob ng ating puso ang tunay na kapangyarihan ng diwa at pananalig na tunay. Naway, nagahari na pumapanginoon sa ating mga puso ang Diyos ng pag-ibig na siyang tunay nag-udyok sa atin. Ano ang ating isabuhay? Ano ang ating gawin? Hindi pa sa mga sinasabi, bagkus sa ginagawa at isinasabuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-utos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan nang may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang manawaan na kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kalampangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Ngayon namin ito
sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin nawa mga alay ng iyong sambayanan ngayong ginugunita, ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdulot ng kagitingan upang matiis nina San Cornelio at San Cipriano, ang mga paghirap ng kalaban at magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kamalig naming may panindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng siling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagugunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kasama si San Cipriano at si San Cornelio, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pangin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain yung kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong Ama ng pinagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, niling naming kaming pinagharian ng iyong espiritu ng kagitingan, ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa limbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung pong wala pang leksyon divina para sa pong Jesus Nazareno, available po ito doon sa Information Guard, 130 pesos po ang bawat kopya. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paranaway. Ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawa na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga may hirap at kapwa nating mga nailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay iniligtas na ng Panginoong Jesus upang tayo ay magpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili sa isang konkreto na paggawa ng mabuti at sa pagpapahayag ng ating kabutihang loob at ng ating tunay na Kristiyano sa ating gawa, sa ating buhay at sa ating ugali. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaibusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamitan ng imbilisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.